Kobe nangangarap, nagpaplanong mag-apply papunta rito sa Czech Republic tulad namin. Well, kung oo at gusto mo mag-apply papunta rito, panoorin mo tong video na to at tapusin mo at bibigyan kita ng idea kung ano ba yung mga ma-avail mo kung ikaw ay direct hire sa company. So, tutok lang dito sa channel ko at tapusin mo tong video na to. Well, sa ngayon, ang populasyon ng OFW dito sa Czech Republic ay palaki ng palaki. Maaaring 10 to 15 years, magpaparantaywa na rin ang Czech Republic sa dami ng Pilipino. Sa ngayon, nakita ko yung agency na nagpaalis sa akin, yung naka-base sa Singapore, ay hiring na naman sila. So, marami na namang umaalis papunta rito sa Czech Republic. Marami ko nakikita online na mga nasa Poland, gusto naman nilang mag-apply, papunta naman dito sa Czech Republic. So, in demand ngayon ang Czech Republic dahil maraming company, yung nag-hire na sila ngayon ng OFW dahil nakita nila siyempre ang abilidad at galing sa trabaho ng mga Pilipino. Sa video natin ngayon, ang isi-share ko sa inyo ay based lang din sa nakakasama ko at mga kwento nila about direct hire. So, bibigyan ko lang kayo ng idea kung ano-ano ba yung pwede mong ma-avail about direct hire dito sa Czech Republic. So, hindi ko sinasabi na lahat ng check sa inyo rito ay accurate at tama. So, unang-una, kapag ikaw na direct hire sa isang kumpanya, pagka ang company mo ay malayo, so, kailangan mo mag-bus, libre ang pamasahe mo for 1 month. So, bibigyan ka ng company ng isang card around the city. Magagamit mo yon, papasok at pauwi sa iyong bahay. At kung ikaw naman ay mahilig gumala para masulit yung card mo, pwede mo itong gamitin mikot around the city pagka yung day off mo. Para masulit yung ibinabayad ng kumpanya, hindi lang yung pasok at pauwi lang gagamitin yung card mo. Dahil ano yun, valid for 1 month. Kahit saan, pwede kang sakay baba lang sa bus. Shout out kay paring Richard na hindi mahilig gumala. So hindi sa kanya sulit yung card na bigay ng company niya. Kung walking distance lang naman yung bahay mo mula sa trabaho, yun, walang libreng ticket sa bus. Well, kung direct hire ka sa isang company dito sa Czech Republic, pwede kang mag-avail ng ano nila, voucher about sa pagkain. Naglalaro ito sa 35 to 70 koron na food allowance. So, inuulit ko, depende pa rin to sa company na mapapasukan nyo. Hindi pare-pareho ang sistema ng kumpanya ng direct hire. Well, kung direct hire ka sa isang kumpanya dito sa Czech Republic, pwede ka rin mag-avail in 1 year ng leave, 25 days leave. Na pwede mong gamitin to for emergency. Sa mga pakiramdam mo, pwede mo itong gamitin. Yung iba nating kababayan, ginagamit yun, leave nila, gumagala at pumapasyal dito around Europe. Ulit ko, depende pa rin to sa company na mapapasukan nyo, hindi pare-pareho ang sistema ng kumpanya ng direct hire. Well, kung direct hire ka dito sa Czech Republic, pwede ka mag-avail ng free accommodation. Sagot din ng company yon, depende pa rin sa kumpanya na mapapasukan mo. Meron tayo mga kumpanya dito na libre lang yung first year nila, tapos yung susunod na year, titira na sila sa labas. Sagot nila yung kanilang accommodation, lahat. So, karamihan dito sa kababayan natin na may ganyang sistema, ginagamit lang nila yung 1 year na free accommodation. After nun, lumilipat na sila na ibang company. Pero yung iba naman, nag-i-stay pa rin dahil
marami naman silang benefits na nakukuha na maganda sa company. Saka pagka free accommodation ka, allow ka na mag-request ng free wifi. Yun ang kagandahan dito sa Czech Republic. Kahit saan ka pumunta, may free wifi. Tulad sa mga grocery store na malalaki, meron silang free wifi. Ako almost 2 years na ako dito sa Czech Republic. Hindi ako nag-apply o hindi ako nag-apply ng mga internet sa aking cellphone. Dahil kahit saan ka pumunta, mapa sa bahay, sa accommodation, sa mga supermarket, na mga mall, may free wifi. Pagdating sa trabaho, may free wifi. So, hindi mo na kailangan magkumuha ng linya para magbayad every month. Isang malaking katipiran din yun sa atin, ng mga OFW. Inuulit-ulit, depende sa kumpanya na mapapasukan mo, ang free accommodation at depende din sa usapan ninyo ng iyong employer. Pagka direct hire ka, meron kang posibilidad na every 3 months or 6 months, meron kang chance na tumaas yung salary mo. Hindi naman ganun kalaki, pero may percent. At least, may chance ka na lumaki yung sahod mo. Ulit ko, depende pa rin to sa company na mapapasukan nyo. Hindi pare-pareho ang sistema ng kumpanya ng direct hire. Kapag direct hire ka, meron kang complete attendance, may chance ka rin na may makuha kang bonus every month na naglalaro sa 1,500 to 2,000. Depende pa rin ulit sa company na mapapasukan natin. So, itong vlog natin ngayon ay depende sa company na mapapasukan. Hindi ko sinasabi na lahat ay pare-pareho. Pwede ka rin mag-avail ng 13-month pay. Every katapusan ng year, pwede ka maka-avail din pagka-direct hire ng 13-month pay. Parang sa Pilipinas na bonus. Yun ang kagandahan pagka-direct hire. Marami kang benefits na makukuha pagka-direct hire ka. Kumpara sa agency o agentura ang tawag dito. Agentura is agency. Marami kang benefits na wala. Sa lahat ng nabanggit ko, marami dyan ang hindi mo ma-avail sa agentura o sa agency. Isa pa sa ma-avail mo kapag ikaw ay direct hire dito sa Czech Republic, may libre kang plane ticket pauwing Pilipinas at pabalik dito sa Czech Republic. Sagot yun ng company mo. So, isa yun sa mga ma-avail mo kapag ikaw ay direct hire dito sa Czech Republic. Inuulit ko, depende pa rin to sa company na mapapasukan nyo. Hindi pare-pareho ang sistema ng kumpanya ng direct hire. At kung nagustuhan mo yung video natin ngayon, bigyan mo na ako ng isang subscribe dyan at pakiclick na rin yung notification bell para lagi ka updated sa mga video pa natin. Kita-kita tayo sa mga susunod na video. Ciao!